What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know, so ngayon for today's video ay maganda na naman po yung pag-uusapan natin dahil nga marami pong nalilito at marami nagtatanong kung saan nga ba magbe-base si Hamster Combat sa paparating na airdrop. Marami kasing nagsasabi na, Sir Steve, marami na ako na-collect na keys, for sure eligible na ako sa airdrop. Sir Steve, sobrang taas na ng PPH ko, yung profit per hour ko, for sure eligible na ako sa airdrop. So yan yung mga katanungan and also kailangan nating linawin sa video na ito. Pero before tayo mag-simula sa ating pag-uusapan, baka naman pwede ka mag-subscribe. Yan, nandyan yung subscribe button para 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, at ngayon, simula na po natin, okay? So before pala tayo magsimula, congratulations pala sa isang winner natin ng libreng gas fee. Makikita nyo po yan dyan sa screen. Congratulations po sa iyo at maraming salamat sa walang sawang suporta at pagmamahal sa mga videos natin, okay? At ikaw, kung solid ka dito sa aking channel, maraming salamat at malay mo, baka ikaw na yung next na manalo ng libreng gas fee, okay? At ngayon, simula na po natin, okay? So dito guys, ang questions talaga natin or medyo merong kalituhan, nalilito talaga tayo kung yung unang announcement na PPH yung kailangan nating fokusan or ngayon na kung saan may mga bagong update na kailangan natin mangolekta ng keys, okay? Medyo may ano kasi doon eh, medyo may kalituhan yung karamihan na, Sir Steve, bakit ganon? Kahit hindi ko ba ma-collect yung susi, eligible pa rin ba ako sa airdrop? Sir Steve, late na po ako nakapag-install at nakapaglaro ng Hamster Combat, mababa po yung PPH ko. Eligible ba ako sa airdrop? So ngayon guys, hindi pa po natin masasagot yan. Pero meron tayong basis na pwede nating basahin para maging aware po kayo at maging clear po sa ating lahat, okay? So dito, kung matatandaan po natin, June 6 sa kanilang Telegram announcement. Yan, sa kanilang Telegram announcement. Nakalagay po na, Dear CEOs, due to the tremendous amount of questions and comments, we want to set the record straight. Airdrop will depend on the profit per hour and some other activity parameters that we will reveal later. Not the coin balance, okay? Kung matatandaan nyo guys, nabanggit nga yan na nag-focus talaga tayo lahat nung una sa pagpapataas ng PPH. So, paano nga ba tumataas yon? Alam naman natin in the first place na yung coin balance natin ay pinambibili or pinang-upgrade natin ng cards para tumaas yung profit per hour natin. So, after po nun, since doon tayo nakafocus sa pagpapataas, biglang lumabas yung mga keys o yung mga susi. So, ayun yung naging problem. Doon talaga nalito yung halos lahat ng player kung saan nga ba talaga magbe-base ng airdrop, okay? And also, basahin nyo yung ano, yung mismong sentence na airdrop will depend on the profit per hour. Okay na sana yon, pero may nakalagay na and some other activity parameters that we will reveal later. Okay? So, ibig sabihin guys, hindi sinabi dito na profit per hour lang or PPH lang yung kailangan nating fokusan. Kasi yung some other activity parameters na i-reveal nila later on or later, katulad ngayon, di ba? Pass forward na, dahil nga June 6 pa to, ngayon ay July na, patapos na yung July, baka possible na yung some other activity parameters na sinasabi nila o tinutukoy nila dito ay yung pangongolekta ng keys, di ba, yung susi para doon sa paparating na airdrop. Kasi basahin naman natin yung punta naman tayo sa July 21, which is last week, kung saan yung bagong update na minigame, kung matatandaan nyo yun. So, halos lahat, ano doon, nalito. At halos lahat na-challenge talaga. At hindi lahat pare-parehas ng bilang sa keys kasi yung iba hindi nakakuha noon at hindi nasa-solve yung mismong minigame, yung puzzle, okay? So, dito may nakalagay na, cryptic key, the mystery key that you have probably already come across is an extremely useful thing that may come in handy in the future, okay? So, ibig sabihin guys, yung mismong key na nakukuha natin sa minigame at yung bagong update po na pagkuha ng key doon po sa Bike Ride 3D na sobrang nakaka-stress dahil nga sobrang daming ads na lumalabas bago natin makuha yung apat na keys ay ayun yung ano, ayun yung magiging extremely useful pala in the future. So, eto na yung tanong guys. Kahit ako, tatanungin ko naman sa inyo,
Kasi based lang naman sa nabasa ko, ang pinaka-summary lang talaga nito is parehas po yan mahalaga. So pwede natin gawin na habang nagpapataas tayo ng ating PPH o yung profit per hour, ay pwede rin tayong mag-unlock ng mga keys sa minigame at yung bagong upgrade na playground feature, which is yung bike race nga. To summarize lang guys, ang ibig sabihin po nun ay pwede po natin pagsabayin yung dalawa. Habang nagpapataas po tayo ng ating PPH o yung profit per hour, mas maganda na makolekta rin po natin yung mga keys na makukuha po natin sa mga games, which is yung bike race na bagong update kagabi, and also yung mini game last week. So ibig sabihin guys, huwag natin pabayaan yung dalawang yon na magpo-focus lang po tayo sa isang bagay. For example, yung unang announcement nila is about PPH lang. Hindi na ba ako makukolekta ng keys? Siyempre, dahil nga laro ito, may mga update po yan. So ibig sabihin, kailangan po natin mag-cope up. Diba? Kailangan po nating sumabay. Dahil kung hindi tayo sumabay, kahit mataas po yung PPH natin, possible, diba, na maging basis naman pala is yung keys, hindi po tayo nakasabay doon sa mga ibang players. Okay? So sayang naman. Ang advice ko lang ngayon, at medyo napansin pala ako, may napansin ako na kumukonti pala yung players, medyo nabawasan na yung mga players na naglalaro ng Hamster Combat dahil maraming nagalit, maraming na-disappoint doon sa mga bagong update. Nung minigame, marami nang nabawas dyan dahil hindi na sila nangongolekta at hindi nila kinukuha yung key doon sa minigame dahil nga napapressure sila doon sa time dahil nga mabilis at mahirap isolve yung puzzle. So yung iba, possible na kolekta nila yung keys or lahat yon, lahat araw-araw talaga kinokolekt nila, katulad ko. Tapos yung iba naman ay hindi nila nabuo yung mga puzzle kaya wala silang mga keys or possible na kulang dahil hindi naman everyday is na unlock nila. So yun, ibig sabihin guys, kada may bagong update, lalo na kagabi, maraming na-disappoint, maraming nagalit at talagang na-stress at tinatamad na dahil nga yung bagong update ay sobrang daming ads muna yung pagdadaanan mo at panonoorin mo bago mo makuha yung apat na code, which is yung apat na code na yon ay ilalagay din natin doon sa pagkuha ng apat na keys everyday. So para sa akin guys, ang major concern lang talaga natin dito sa bagong update is nararamdaman natin na parang yun nga, may part na parang pina-farm, diba tayo, tapos wala tayong napapala. Dahil kahit saan na mayroong announcement lang, diba, yung simpleng update lang sa atin sa Telegram announcement nila na yung airdrop is ganitong date, abangan niyo yan, ganito yung magiging basis para hindi tayo nalilito at syempre aware tayo na meron talagang airdrop. Kasi mamaya, update sila ng update pero wala namang update dun sa airdrop, puro lang dun sa may laro, sa interface lang ng laro, sa mga game. Pero yung mismong airdrop ay wala naman pala tayong mapapala. So ayun yung major concern natin as a player na, ni Hamster Combat. So yun guys, ayun lang yung simpleng pag-uusapan natin ngayon dahil nga marami nagtatanong sa akin sa Telegram, sa comment section na Sir Steve, nangongolekta tayo ng keys sa ngayon, hindi na ba magpo-focus sa profit per hour? Ang simpleng sagot dyan guys, pagsabayin po natin. So yun guys, maraming salamat po sa question nyo ngayong araw. Sana may natutunan po kayo and peace, one love.